week, di ba, para pirmahan ng tatay ng anak mo yung birth certificate. Gusto lang namin malaman, maganda ba ang kinalabasan kung baga ngayon? May joy na ba sa puso mo? Hindi ka na nangangar sa kung ano pa nang nangyari after that one week? Emotional pa talaga ako. Kala ko nakaligtas na po ako. Actually, deadline na yesterday. So, may pinagdadaanan po ako ngayon with my son. So, sorry po ah, medyo nag-emotional ako. Kasi last time na nag-usap tayo interview na meron kasi yung parent deadline for 1 week for certificate ng anak ko. And I told to my son naman na pwede naman ilagay sa pangalan ko. Ahoy ko rin lagi sa akin. Kaya nga sabi ko is, love is after fun is, kung nakita natin yung miyak yung anak natin, sasaktan, sasabihin natin bilang isang mamuno na aakuin na lang natin yung sakit ng anak natin. So, actually, last night lang po nangyari. Last night, my son, sobrang iyak na iyak siya last night. Hindi ko alam nang pinagdadaanan siya kasi nga naging busy ako. So, aminin ko po, until now, hindi po pinirmahan. And my son is graduating grade 6. So, hindi siya makakagraduate kung walang birth certificate. So, yung kanyang sports friends, dalawa lagi siyang honor, nakiusap po ako sa coach sa school na pasalihin siya sa sports at to process na yung birth certificate. And I hope na okay na yesterday, pero hindi pa rin. So, ang sabi ko sa anak ko, ito sinasabi ko sa anak ko, every time you get hurt, pag nasasaktan tayo, wala tayong maiingatan ng sakit sa mga loob, kundi sa Panginoon. Last night, kung makita ko durog-durog yung kalooban ng anak ko, umiiyak siya. Sabi ko sa kanya, sige, iyak mo lang yan. Labas mo lang yan. And then, talk to God. Dinala ko siya sa altar. And magdasal ka. Iyak mo lahat sa kanya. Remember, nung mamatay si mom, ay nabuhay siya sa COVID. 3 months sa ICU. Nabuhay siya. You pray. Nag-granted ni Lord yun. Sumali mo ngayon, yung may miracle, mag-granted yung wish mo. So, sabi ko kahit sa anak ko na lahat ng bagay ng sakit, lahat ng pain na nangyayari sa buhay natin, may purpose si Lord. God loves the brokenhearted. God will bless doon sa mga batang nasasakit. Kaya hindi po, ngayon po, nasa stage po ako na I'm climbing, kaya po ako nag-check-in dito. Ang plano ko po, kaya po ako nag-check-in dito sa Luxon, is to talk my lawyer tomorrow, Attorney Borja, to file the case against to his dad. So tuloy na po ang laban. Kung noon po, nung nagbubuntis pa lang ako, na hindi ako nagdemandan, mas pinili ko ang magpatawad, mas pinili ko ang manahimik, to forgive, to forget, and love, and peace of mind. But now, this is the rights para sa anak ko. Hindi na ako pa na masaktan na kita umiyak-umiyak anak ko. So, let's wait and see what happened. So, sa party na lang kami makikita po. Maswerte yung anak mo na isang anak na, isang ina na inilalaban ang salamat. Kaya ano naman kay Banding, ang alam namin, may nagkwento sa amin na makulay rin ang iyong buhay pag-ibig. May kumbaga, hindi ka naman daw na-hurt, masaya. Pwede bang mag-share ka ng konti kung totoo man yun tungkol sa iyong buhay? Napanood ka namin pa sa isang araw sa Apo Hapon, di ba bilang isang kapitana, kaya lang wala ka dun sa premiere. Hello, good afternoon. Yes po, last Thursday mo yung Apo Hapon, nag-premiere night kami. Mayor po ako doon. And then sa Slay Zone din po, nung nakaraan, nandun lang po. May mga projects talaga siya.
Tahimik lang mga ano nga, mga small roles lang po. Kaya sabi ko nga, super thankful ako kay Direk Gab. Kasi yung trust na bigyan niya ako ng, actually medyo malaki din yung role as a mom nung bida. So thankful talaga ako kay Direk. And then sa loyalista din. Actually doon kami nagkakilala ni Direk. Nag-audition lang po talaga ako. Kasi nawala ako sa ano eh, nawala talaga ako sa industry. Anyway, regarding ko sa love life, nagulat naman ako. Hindi po totoo yun. Pino pwede ni Direk Joel, masaya raw ang love life mo. Direk Joel po? Oo. Kaya gusto kong talagang, totoo ba yun? Hindi po totoo yun. Totoo ba? Nagulat mo talaga yung lahat. Siya, ito rin ko na nakakalam. O, ano ka nalang sinabit niya? Ay, hindi totoo. Hindi po kasi yung last po, di ba, naging battered girlfriend ako. So, after po nun, hindi na ako nag-boyfriend. Kaya tahimik na po ang buhay ko. Ayun. Wala kang love life. Wala nagmamahal sa'yo na yun. Self-love muna tayo. Ayun po, wala po. Mas okay na rin po yung ganito kaysa, hindi naman sa pag-ano nakikita ko yung iba. Okay na din po yung ganito ako. At least, ano. Walang ibang masasaktan. Sarili na lang, love yourself na lang muna po. Ayan, thank you po. Okay, kay Bieber. Medyo tumatak sa akin kanina yung sinabi ni Maxine na nung mag-meet kayo, parang kinakapa ka pa lang niya. Ayun yung baguhan. Kumbaga, nakapaka rin ba sa kanya? In a way, may dating yung share ko nagtanong. Nakakapa rin ko naman. May masadal naman ang chika. Kumbaga, bago pa lang kasi sila magkakilala, kaya nakakapa pa rin sisa-isa. Ganun ba? I guess po in a way. Pero it helped na nag-meet na po kami before so long. So there is like, parang meron na pong platform at platform to stand on. Parang isa for our relationship to kind of grow. Parang ganun po. So I guess yes. Direct final na, bakit, tanong muna nila, bakit biglang nagiraw When Magic Hearts yung title? Nagkaroon ng when? Direct. Biglang nagkaroon ng when yung title. Kaya ito po yan, yun pong posters namin tsaka yung mga nakulikot na po yan sa mga marketing namin. So, nung, hindi ko pa lang po pwede sabihin yung name kung sino po yung nagdagdag, pero after po ng deliberation namin, mas nakukuha po ng audience dahil bago kapag nilagyan namin ng when or magic cards. Kaysa magic cards lang siya. So tinitingnan ko po yun, naniniwala ako. Lalo na po, ngayon po kasi medyo tip of the iceberg na lang kinakita nyo. Kasi maglalabas na po tayo ng mas marami pang marketing, collaterals, key cards, lahat po yan lalabas pa. So, kung sino man po nagsuggest na yun, sobrang na-appreciate po namin yun. And nung pinag-aralan po namin mabuti, mas okay po yung Wet Magic Rates. Final na ba yung poster o hindi pa? Ano ba bang huli sa pag huli yung pangalan ka rin ni Pugia? Kasi parang nagulat kami na... Ang nakikita niyo po ngayon ay for today's presentation. So meron na po, meron pa po siyang i-improve at meron pa po siyang yan. Ultimong yung trailer po namin is a teaser, hindi po siya official trailer. Kasi iniintay pa rin po namin yung music namin. So this coming weeks po, mapapadala lang po namin sa inyo yung lahat ng officials. Kasi mas naula po yung press ko namin kasi yung schedule po, mag-Holy Week, pag-alawa yung availability ng lahat, availability ng lugar. So we prioritize po na ipaalam po na sa inyo na meron po pelikula na When Magic Hits. So mahaba pa promo period nito, meron na bang nakasip po kayo ng premiere night at saka kailan talaga play? Meron na po tayong mga schedules. Meron na po tayong mga schedules. Malapit na rin po siyang ipalabas sa mga sinya. Actually, nandiyan po yung nagkasikaso namin yung Lea, Javier, nandiyan po. So, nandiyan po yung mga kasamahan natin. Pag po na-find, kasi I already have the dates na ng ilang mga special screening, premiere nights. I already have the dates. I already have the dates of the cinemas already. Ang gusto ko lamang po is black and white na hawak alis mo yung black and white na kaysa po sa cinema. So, today po,
hindi ko po siya pwedeng i-confirm. Pero so far po, I already have the dates. Thank you. Thank you po. Last question is Gordy. Ikaw na, Gordy. Hindi ka na ito.